Isa sa mga binusisi ng prosekusyon sa impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona ang paglobo ng kanyang net worth na maupo siya bilang punong mahistrado. Pero ang parehong bato tila ipinupukol din kay Pangulong Noynoy Aquino. Panawagan kasi ni retired Archbishop Oscar Cruz, ipaliwanag ni Aquino ang paglobo ng kanyang yaman nang maupo siya bilang Pangulo. Balitang hatid ni Chino Gaston. Habang napag-uusapan ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Chief Justice Renato Corona, natuon din ang atensyon ng iba sa yaman naman ni Pangulong Aquino. Sa isang ulat sa website ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nanawagan si retired Archbishop Oscar Cruz na ipaliwanag din ng Pangulo ang bigla daw paglaki ng kanyang yaman. Batay sa Sal N. Aquino noong 2009, nasa 15 million pesos ang kanyang net worth. Pero pagsapit ng 2010, nang maupo sa Malacanang, lumundag ito ng higit pa sa triple sa mahigit 54 million pesos o mas malaki ng 39 million pesos. Sabi ni Cruz, dapat daw ilahad ni Aquino kung saan galing ang dagdag na yaman. Sa kanyang 2010 Sal-N, kapansin-pansing dagdag sa yaman ng Pangulo ang receivables na nasa sa ilalim sa kategoryang personal and other properties na mahigit 17 million pesos. Nadagdagan din ang halaga ng bahay at lupa nito sa Quezon City na noong 2009 lamang ay nagkakahalaga ng 1.9 million pesos pero noong 2010 ay nakalista ng nagkakahalaga ng mahigit 13 million pesos. Paliwanag ng Malacanang, umakyat ang net worth ng Pangulo dahil sa mga minanang ari-arian at shares sa kanyang yumaong inang si dating Pangulong Cory Aquino. Kabilang din sa mga nailistang assets ng Pangulo noong 2010, ang isang BMW 650i Coupe at 16 na registered firearms nito, kabilang ng isang M16, AK-47 assault rifle at sari-saring .45 caliber at 9mm pistols. Ipinakita namin kay Dean Ednaco ng National Center for Public Administration and Governance ang mga Sal-N ng Pangulo para mas maintindihan namin kung saan galing ang biglang paglaki ng kanyang net worth. Naniniwala si Cohn ang paglaki ng halaga ng property sa Quezon City ay maaring tanda na lumaki ang parte ng Pangulo sa nasabing bahay at lupa. Matatanda ang isinapubliko noon ng mga kapatid ng Pangulo ang kanilang intensyon na ibigay ang bahay ng mga Aquino sa Times Street sa Pangulong Aquino para magkaroon ito ng sariling tirahan. Posible kasi na ito ay given or donated to him by relatives. And therefore, yung instead of having, let's say, 1/5 nung share nung value nung property na yon, kung binigay na sa kanya at solo na ito. Matatandang nagsabi rin noon ng Pangulong Aquino na magdadivest siya ng share sa mga kumpanya ng pamilya Cojangco kung saan siya kabilang para walang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Alam naman natin na ang angkan ang pamilya ay may korporasyon. So, posible na ito ay nanggaling din doon sa share ng kanyang investment ng corporation. Paliwanag ni Ko ang Sal-N ay isang instrumento laban sa korupsyon sa gobyerno. Bagamat walang nag-check kung totoo nga ang mga nakalagay na halaga rito dahil sinusumbaan, maring makasuhan ng sino mang opisyal na mapapatunayang nagsinungaling sa kanyang Sal-N. Chino Gaston, GMA News.